Alright guys, isang magandang hapon sa inyo lahat. Naka-live na tayo ngayon. Nandito tayo sa Diwasang Bonifacio, mga kababayan, mga kasulid BMR, no? As usual, katulad ng kahapon, ay sasaksihan din natin ngayon muli ang kung ano ang magaganap dito sa Diwasang Bonifacio. Coming to you live, no? Ito pa rin ang ating pagpapatuloy sa pagkukuburage, no? Nang ginaganap nga po ng mga prayer rally magmula pa doon sa Davao at napunta na tayo ng Cebu, tapos ito naman nung Monday dito nga sa dito pa rin sa Diwasang Bonifacio na dinaluhan nga po ng libo-libo na mga supporters ni Pastor Apollo Quibuloy na nanggaling pa sa iba't ibang mga probinsya at sakot pa nga ng iba't ibang bansa, mga kababayan, ano ho. So shoutout sa mga nandito na, si Jonathan Munares, Rin Tuber, Darak, uy kumusta ka na Darak, Joe Freeman dito sa Liwasang Bonifacio bro, GRM, ayan Lit Orasa, Dugracia Pamitang, ayan, magandang hapon sa inyo lahat dyan ang mga viewers, pakilike and share na po. Unti-unti na pong nagtitipon-tipon ng ating pong mga kababayan dito. Ito po ay ang magaganap ngayon. Ang tema po nito ay laban kasama ang bayan, mga kababayan. Siyempre yung programa po na yan, no? Yan yung pinapangunahan nila ka Eric at ni Doktora Lorraine Badoy, no? Baka makita natin sila mamaya rin dito. Susubukan natin ma-interview. Kumusta ba ang ating sound dyan, mga kababayan? Kumusta? Busy. Kumusta mang busy? Unti-unti na pong dumadami ang mga kababayan natin nandito. 21, 2. Ito pa rin guys yung venue noon na kamutin mo to. Pakilike and share niya po mga kababayan sa ating live stream. Makikita ninyo yung live na naman nating ginagawang coverage dito. Ayan. Wala pa akong nakikita rito ang kasama. Sino kaya ang andito na pa si Baby's Duck, ang ating partner. Presenciano Prado, Alwino Bilancio. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga kababayan. Jesus Valdepeña, shoutout Brad. Sana ay hindi tayo mapagod, mga kababayan, dahil marathon na po ito, tuloy-tuloy na ito, ha. Ang pagkakaalam natin hanggang 12 or hanggang 15 na po ito. So mahaba-haba pa natin pagsasama nito. Angela Kers, ayan, Angela Kers, hello. Good day, BMR, Team Bantag, Jesus Valdepeña. Please, Wednesday sa inyong mga kabayan. Elizabeth Bardinas, ganun din po sa iyo, Elizabeth Bardinas, no? Pakilike, like, at pakishare na rin po ng ating live stream. Pili lumalabas po, Franklin. Abangan niyo po mamaya ang ating, kung sino ang ating makakapanayam dito. Possible po si Ka Eric, pag natin pong nakita si Ka Eric, mga kababayan. Possible po natin ma-interview si Ka Eric, no? Pukukunin po natin para ma-interview si Ka Eric mamaya.
Ayan guys, oh, yan. Nagsisit up pa lang dito ngayon. Wait lang guys, ay sisit up ko rin itong ating stand para yan, ay sit up na natin. Kamuti moto, Ate Charilo, Jesus Valdepeña, brad. Ayan, ang ating mga solid. Nag-like na po ako, BMR, sabi ni Bagnav Mil Jr. Salamat po, Alwino Bilancio. Ingat po kayong lahat dyan. Inalinde po sala. Ano ko mga ito? Ano nga pala, oh. Ano sabi mo? Oh, sige. Magana ko lang ang kumbra nga. Yung Rosa Wright. Tila po, Ma'am Rosa Wright. Justin Chua Coriano. Shout out sa'yo, kapatid. Brother, no? Sandis Colano, boss. BMR, may rally uli ng nagtuslok na, oo. May rally uli, wala na itong ano. Wala na itong humpay hanggang mapaano na si ano. Ne, mga kababayan. Marathon na po ito at abangan po natin yung magaganap na big free rally. At yun nga, kasama na natin na naman si Tatay Digong. It's either Tacloban or Bulacan yung guys, no? Kaya sama-sama tayo uli, no? Sana may maipon tayong pamasahe. Kasi yung pera natin, budget noon, hanggang Cebu lang. Davao at hanggang Cebu. Sa Cebu kasi medyo nakatipid tayo guys dahil naka-advance tayo ng booking doon, no? Eh dito sa Davao, syempre nagmadali tayo noon eh. Nagmadali tayo noon kaya wala. Talagang napagastos tayo noon. Jovi Nakamura, good morning. Good morning, good evening po. Ay, good afternoon. Sorry. Nag-aabang ako lagi sa vlog mo. Sandis Colano, thank you. Sandis Colano. Ayan, patuloy na po nag-iipon-tipon ng atin pong mga kasamahan dito. Ano ho? Ito kabay dan, danong lapat lang. We will rock you, Reza. Oo nga, ano, yung kanta kahapon. Points. Mukhang malungkot si Reza kahapon, guys, no? Kasi narinig na naman daw niya yung mga banat sa kanya, eh. Si Reza Lingkod, mas malapit na BMR kung sa Bulacan. Saan kaya sa Bulacan? Siguro pag sa Bulacan, baka sa, ano yan, Malolo, sa Sentro, di ba? Ayan, paki-like and share, guys. Check, hey, 1, 2, 2. Hey, check, 1, 2, 2. Check, hey, 1. Tuloy-tuloy na to, malamang. Aboboryong si Dayonior, sabi ni John Freeman. Teresa Lingkod, ayan, Juan Suarez, shout out bro. Ayan, nakita ko na si Bybis Jack dito sa kabilang banger. Ang ating partner, si Bybis Jack Pilipinas. Bye. Tumpan din at siyang panilaman. Ayan na si Bybis Jack guys, nakita ko na oh. Ang aking partner. Punta muna ako doon para kita kami ng mabisda. Kaya so, ito yung ano, yung fountain dito sa ano. At dito pala yung post office na nasunog, no? Ayan guys. Kita mo ni Bybisdak dito. Bye, kumusta? Ito tol. Tol, bago na naman cellphone mo? Ha? Bagong luma. Bagong hiram.
Ayan, mga kababayan. Ayan ang partner Pistak. Oh. Baga mag-copyright ako. Shout out sa inyo yan. Kay Pistak Pilipinas. Salamat sa mong pagkapit. Ay, salamat sa pagpakapit yan, ha? Wag lagay may Pistak. Pagpakapit ka rin dito. Pinila ko dito, Kubra. Charot. Dito, hindi ako kumakapit. Hindi ka kumakapit? Ayan, ha. Bukod ako ng jacket, ha. Tanggal na rin ako ng ano, ng face mask kasi kahapon, tol, nauna akong dumating doon, di ba? Oo. Oh. Abay, pinagkakamalan akong ano, ako daw yung nag-interview na ano noon. Ninyo. Oo. Kaya loko talaga yung gagawin yun. Ako naman, nag-face mask ako kasi baka mapicturean ako ni ninyo. Alam mo naman, mapicturean tayo. Mahirap na, ingat lang tayo dito, oh. Mama, hulog alam po. Alam naman kami, mga political vlogger, bumabalik ay po kami. Hindi naman kami video-video lang, commentary vlogger kami yun. Hello mga ito, kumbayan. Ito, support lang natin. Ito, support na lang tayo. Kaya kay Pastor Bibuloy, hindi naman na guys. Yung totoo sin nga talaga, sa totoo lang, bawal dapat tayo pakalat-kalat. Eh. Correct. Pero yung, alam mo lang, pag mga Bisaya, sa Bisaya kakabi, di ba, bay? Yes. Ito radyo mga Bisaya, mag pinapanay. Maujod. Ito sa Bisaya kami kakabi. Basta Bisaya iso. Huwag na lang kaming tirahin patalikod. Huwag na lang pan lang. Atapang nga tao, apitig ako din at akwa tulin, charot. Si Bimar matapang yun, pero ako duwag-duwag. Andid eh, pinakaduwag nga tayo rito eh. Kaya lang, pagdating sa prinsipyo mga kababayan, bawal ang duwag. Prinsipyo. Correct. Prinsipyo naman. Alam mo to, yung ano ni... Hindi ko sana babanggitin, di mo nyo talaga. Kasi sisikat lang eh. Oo. Diba, okay, tamatikin muna tol. Salamat muna ako. Si Reynold, salamat po. Ay, sa pangulay. Maraming salamat sa Diyos. No? Panginoon na po, ang bahala mag-share ng... Sige tol, sige. Wait lang tol, ano ko muna to? Jacketan ko. Ay, nakano na, jacket na. Thank you mama, thank you sir. Ano tol, sabi ng Bisiminay, nandyan yung binabayaran. Kanina, nandito? Ah, nandyan talaga. Pero huwag na natin kunan kasi... Ah, okay, sige. Umiiyak na, humihingi ng tawad. Oo. Kasi nga, Hindi, pwede rin naman siya magsalita, tol, para kahit paano. Oy! Oo, kita mo? Yan mo, Leandro Channel, salamat sa pakulay. Ay, salamat sa pakulay niya kay Bisda ka. Ano, tol, Ako rin, din. Nag-iusap yung organizer ng lapitan. Gusto kasi lapitan ng mga kingdom. Okay. Humihingi na ng tawad. Alam mo ba pinalabas ni Uplok na yun? 500 bawat isa, di ba? Oo. Ay, nupo. Magkano? 10 sila, 100 lang lahat. Ay, putik na yun. Pero 500 na bawat isa. Grabe, budol. Binudol na naman binudol sila. Nambudol na, nagluko na, ginago pa yun. Ano yung 100, 10 bawat isa yun? Kasi, 10 piso bawat isa, 10. Oo. Kalbo ka talaga. Morning Joe, shoutout po. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Ayan, kasama ko, katabi ko si Pai Bisda. Salamat sa nagpatubig na. Nauna nang nagpatubig ha. Uwi naman ng patubig. Thank you. Live tayo. Nandito na kami. Muna. Kasi inaraw-araw na lang. Kingdom of Jesus Christ pa ito. Di ba sabi araw-araw? At magkahirap-hirap, sama tayo pa ng Malacanang. Kasama tayo sa history. Oo. Oh, eh. Words. Eh, nasa na yung mga DBAs na sigaw na sigaw dito, di ba rally na? Ito na, kasama sa tayo. Ayan, mga kababayan, no? Nagtabi na naman kayo. Oh, tinan mo, may nagpakulay na sa akin. Nakita ka kasi tol eh. Sika. Sino to? Si Shilo. Shilo Marquiso. Pangkok. Ay, thank you, Ma'am Shilo Marco. Eh, moderator ko na siya. Thank you. Shilo Marquiso. Thank you po. Salamat sa Diyos, ha? Ayan. Okay, tayo nyo. Umuulan sa pakulay sa ito lang. Ayan. Mga kababayan, ganito ano. Tayo rito ay ang ating pong ginagawa. Talagang pure, ano lang po, pure voluntary. Nakarating tayo sa Cebu, sa Davao. At kung saan man po tayo dalhin ang ating pag-support. Dito na lalo kay Tatay Digo, kay Siminay, kay Pastor Kibuloy, at kay Laka Eric. Ang ating po ginagawa rito, makakaasa po kayo mga kababayan na kami rito ay gumagawa ng paraan para makasupport po kami by our own. Diba, tol? Atin pong sa atin pong sariling pagsisikap na ito po ay mula sa
maliliit na suporta ng ating mga kababayan, hindi tayo pwedeng tumanggap kahit kanino man sa mga politiko. Si BMR, pinag-Christmas ako na Christmas. Pag kunin yung isang award, si BMR kasi, palaban talaga yan. Ako, matuwag kasi ako, kaya nag-Christmas ako, umiiwas ako. Sa, alam mo naman, pag bumana tayo, bumabaon. Ayaw mo lang mapicturean ako, kasi pag napicturean ako, pag isa na yung kalaban natin, kung titira ng harap-harapan, hindi ko patalikod. The picture and the present, mas maganda po yung Christmas na lang ako kasi for our protection din. Kasi pumunta kami dito, voluntaryo. Cargo namin yung ano namin eh, kaligtasan. Si Bimar kasi okay na yan, patapon naman yun. Christmas na rin ako. Dito, speaking of Christmas, kasi kahapon, no? Hindi, nasita daw kasi siya. Nasita ako kahapon. Nakala niya sa sininyo. Oo, pinagkakamalan ako na ako daw yung nag-vlog ng nanira. No? Ayan ngayon, nagpapakita ako na ito sa Christmas. Pero ngayon, dahil na-check na nga nila, nakita na nga nila, kung sino yung nasa na, mag-Christmas na ako, okay? Ang hirap pagpapicturean kami, hindi po kasi may vlogger na pupunta lang kami. One, two, three, four. Hindi kami maghiwalay. Patanggal ko yung tayo. Lugas ka dito sa Bila. Rentex, lagi po ako nakakapag sa inyong mga DDS. Rentex, salamat ha. Patanggal ako. Sabi ni Jenja, nagsalita. Nagsalita nga, isang daan na. Nabudol ko, sabi 500. Sinungaling. Kaya nga eh. Di ba sinabi na isang daan? Correct. Ay, pwede ha. Ibesta ko dito sa kabila tol ah. Sige tol, din ka tol para iba-iba yung oo, iba-iba yung ating makita no. Para may makita ng ating mga viewers na hindi lang isang lugar guys ha. Wait lang. Naririnig niyo ba ako? Ay, yung kalbo pupunta dito. Buti na lang siya pupunta dito. Ayan guys oh, ayan. Ayan ang stage oh. Mapupuno yan mamaya no. At ayan nyo kasi iikot ko kayo at lalo na doon sa may stage mamaya, lalapit tayo doon. At abang-abang kayo mga kababayan, syempre, alam nyo naman si BMR, ang inyong abang lingkod ay hindi po tayo basta-basta tumitigil nang wala tayong nakukuha ng interview or hindi niyo nakikita ng harap-harapan. Ito na pala si Kairik guys. So. Shout out sa mga viewers diyan. Ayan na si Kai Eric mga kababayan, maagang-maaga ang ating Ludi rito, no? At actually ito po ay prayer la arali, laban kasama ng bayan. Ano mo nga muna? Check. Check. Wait lang guys ha. Wait lang guys ha kasi lapit mong mag-review yan. Interview natin. Tignan mo ha.
kanyang kapasidad na mabuting pamamahala. Yung lumalabas niya, yun ang namamahala ng gobyerno para hindi ang parulo. Ang nagpapatakbo at umaabuso sa poder at nagmamaniwagra sa politika ay ang kanyang pinsan. At ang itinuturo pa ng ibang mga mamamayan at sektor ay malinaw na nai-involve pati ang asawa niya. Sa napakaraming usapin ng iskandalo sa politika, ang inuna nilang atakihin at sirain yung mga tumulong sa kanila dahil lamang sa ambisyon politika. Dito nagsimula eh. Una, sino bang tumulong sa kanila at nagbigay daan para siya ay makatakbo bilang presidente? Hindi ba mga Duterte? Hindi ako yung tinatawag na parang blind loyalty to the Duterte. Pero bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, nagtiwala tayo na yung pagsuporta ng mga mamamayan sa pag-endorso ni Inday Sara sa kanya at paniniwala na ipagpapatuloy yung mabuting ginawa ng previous government ay bibit-bitin niya. Yun ang dahilan kung bakit ang tingin ng taong bayan pinasakay, pinaasa, subalit inihulog. Dahil lamang sa ambisyon ng kanyang pinsan at ng kanyang asawa at ng kanyang anak, malinaw naman na minamaniobra nila ng napakaaga ang politika. Kaya nagkagulo. Diyan nagsimula ang lahat kung bakit umabot sa Niwasang Bonifacio. Nawalan ng respeto sa malayang pamamahayag, pinakulong kami, hinabol si Pastor, hinabol si Digong, hinabol si Inday Sara, ginamit ang Kongreso, punto, ginamit ang Charter Change, ginamit ang panggigipit sa mga media platform, kagaya ng SMNI, na nagsisiwalat ng ganitong maruming laro sa politika. Lahat ng yan ay nakikita ng mamamayan. Yan ang ibig nating sabihin. This is no longer about Pastor Kibuloy only. This is no longer about the Kingdom of Jesus Christ or SMNI. What we are seeing right now is an apparent failure of governance. An apparent failure of leadership on the part of the President. Yung mga hindi inihalal ng tao at mga kasabwat niya sa kanyang gobyerno, yun ang nagpapatakbo ng gobyerno. Saan ko naramdaman yan? Tatlong beses akong sumakay ng taxi ngayon. Papunta rito, Grab. Ganun ang sentimiento ng mga tao na bundol sila. That there is an apparent loss of confidence, an apparent problem on governance, at ang sabi nga ng Grab driver, napakagaling ng description niya. Itong presidente natin ngayon daw, magaling lang sa speech, ang rhetorical contest, parang presidente ng student council. Pero yung actual na pagganap sa isang decisivo na political leadership upang sumatayin ang problema sa pagmahal ng mga bilihin, bigas, pagkain, smuggling, pagbalik ng sindikato sa droga, kriminalidad, at iba't ibang isyu ng kabuhayan at mga karapatan ng mamamayan, hindi nila nararamdaman ito. At pangalawa, ikot ng ikot sa saan bahagi ng mundo, eh nandito ang problema, nandito ang krisis, nandito ang usapin. Eh mantakin mo ang problema, bigas, pagkain, trabaho, kuryente, mga gasolina, pagpanunumbalik ng kawalan ng fear factor sa mga kriminal, hindi mo nararamdaman na may ganun siyang concern sa mamamayan. Puro speech na napakaganda, napakagaling na mga buladas. Pero yung naman, ito ang dahilan kung bakit nagtitipo ng mamamayang Pilipino sa Liwasang Bonifacio. Ang nangyaring panggigipit kay Pastor, ang nangyaring pagwasak sa kanyang pagkatao, ang pagsira sa kredibilidad niya, ang pagsira sa SMNI na siyang nanindigan sa kanya, pagpapakita ito ng isang elitista na politika na kapag nagamit ka na at napakit mo, pwede ka lang isapwera, di ba sila? Yan ang namamahala ang mamamayan. Sapagkat wala silang narinig na totoong pagtindig sa gobyernong ito. Halimbawa, ngayon, may mga problema tayo na mahigit 5,000 pamilya. 50,000 ang mawawalan ng kanilang tirahan at kabuhayan sa Batangas sapagkat ibabalik ang 1,200 hectares ng lupain sa mga sendero na pamilya Ruas. Apat na barangay ito. Yan ang paborito ng CPP, NPA, NDF na mangyari. Ito ay mga katotohanan
bakit wala siyang boses dito? Mga 50,000 na mga manggagawa at mga magsasaka mawawala ng lupain at kabuhayan sa Batangas. Nagsarado ang isang malaking planta at mill ng sugar, more than 11,000 workers ang mawawala ng trabaho. These things, saan ka tatakbo, saan ka hihingi ng tulong kung ang inuuna charter change, people's initiative, away sa politika, maniobra ng intrigahan. Yung nagsisiwala ng katotohanan laban sa kaaway ng gobyerno, yun ang iniipit. Kaya walang lumalaban ngayon sa CPP, NPA, NDF na media. Kasi baka pag initan ka ni Martin Romualdez, pag initan ka at tanggalan ka rin ng franchise. Kita nyo nangyari sa SMNI, halos hindi kami makapag-broadcast. Every time umabot sa 10,000, 20,000 ang followers mo sa Facebook, sa YouTube, tanggal. Pinipili nila. These are indication that there is a great and serious problem in governance. Ako personally, naniniwala ko, there is an apparent indicator of pattern of failure of leadership. At hindi na siya ang nagpapatakbo ng gobyernong ito. That is the reason na ang taong bayan ay nananawagan sa kanya. There is still time for him to redeem and reform ng kanyang uring ng pamamahala. Nagkataon lang na ang mga matitingkad na issue ay yung pangigipit kay Pastor Kibonoy. But more than that, nagkakaroon ng seryosong pwedeng sumambulat na issue ng kabuhayan at kabutihan ng mamamayan na hindi mo mararamdaman sa isang panunumbalik ng elitista na uri ng pamamahala. Na yan ang pilit na winala at kinangibabawa ni Rodrigo Duterte. We are not saying na ibalik si Rodrigo Duterte. Legally imposible yun. Pero dapat, dahil siya ay nangampanya doon sa antas na ipagpapatuloy niya ang mabuting mga ginawa ni Rodrigo Duterte sa kanyang pamamahala na talagang makatao, makamamamayan, makapilipino, at kontra sa terorismo at kriminalidad. Kaya siya'y binuto. Kaya hindi binuto si Lenny Robredo. Dahil alam natin na manamumbalik ang ganitong uri ng bulok na politika, hindi natin na ini-expect na magaganap sa ilalim ng kanyang gobyerno. This is the reason kung bakit nagtitipon-tipon ang sambayan ng Pilipino ngayon sa liwasang Bonifacio and through you, nagkakaroon sila ng virtual participation. Through the blog, through the YouTube, and through the Facebook. Maraming salamat. Periglas na lang. Hanggang saan po ito magpapatuloy? Hanggang hindi nyo ba nakakamit or hanggang saan ang target ninyong date dito? Timeline? Kung mayroon. Depende sa reaksyon ng taong bayan. Ang purpose nito, pagmumulat. Pag-ising, awakening. Para mumulat ng taong bayan at sila mag-decide. We can never impose our own will to the people. But the people must realize na ang kanilang boses at pagtindi ay isang panawagan ng dalagang ng pag-ising sa Pangulo ng Bansa at sa mga namumuno ng gobyerno na ibalik nila ang totoo at tunay na mabuting pamamahala. Pangalagaan at asikasuin ang kapakanan ng mamamayan at hindi ng elitista at marumi na laro ng politika ng mga elit at mayayaman. Yun ang nakikita natin kung bakit ginigising at ginigising natin ang mamamayan. Kung paano mag-react ang sabay ng Pilipino, it's a matter of time. It can be 1 week, it can be 10 days, dito tayo, but definitely, kapag namulat at nagising ang sabay ng Pilipino, mahirap po nang saraduhan ang kanilang pagkakasin. The people will be the force that is going to decide kung makikinig at irereforma at aayusin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pamamahala at totoong lutasin at bigyang pansin at kalutasan sa pamamagitan ng decisive political leadership ang mga usapin ng krisis sa ekonomiya, kabuhayan, kabutihan at kagalingan ng mamamayan at itigil itong mga people's initiative, political maneuver at panggigipit sa mga tao, grupo at mga individual at mga entities na katuwang nyo naman dapat kami. Hindi nyo kami kalaban. At ang pinakamalala, nasa sideline ang problema sa communist terrorism at pwedeng mamayagpag sila na hindi natin napapansin. And pwedeng manumbalik ang kanilang pwersa dahil sa alyansang nabubuo nila ngayon.
sa loob ng Kongreso. Pinababayaan sila, kinakanlong sila, pinupuntuhan sila, ginagamit sila sa maruming laro ng politika para sirain ang mga dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ngayon ay tinatarget for political demolition and persecution. The way we are now observing it sa kay Pastor Kibuloy, sa SMNI, sa mga Duterte. Yun ang dahilan kung bakit hindi pwedeng manahimik ang mamamayan. Tanong lang kay Eric. Dati nyo na pong tinalikuran ng gobyerno, pero pagdating ni Pangulong Duterte, ay niyakap nyo po muli ito. Pero ngayon, ano na siyang ginawa namin noon sa panahon ni former President Rodrigo? Yan ang dahilan na kahit halos magwala na po ng boses, napakadelikado ng ating kalagayan, pwedeng tingnan tayo na kalaban ng gobyerno, naninindigan tayo, mga kababayan, para sa tama. Para magising ang mamamayan, that they should be the one to call out this government na ipatupad ang tamang pamumuno, ang totoong good governance, at hindi ang maruming politika ng maniobrahan sa personal interest na magrekonsentra ng poder at kapangyarihan sa kamay ng mga kailang kaalyado, lalo na itong abusadong pinsan niya na si Martin Romualdez at ang mga kasabwat nilang politiko, at ganoon na rin ang kanilang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF para manatili ang kanilang marumi na laro sa politika at sirain ang mga totoong kalyadong tumulong sa kanila na maupo sa kapangyarihan. Just na lang kay Eric, aabot pa kaya tayo ito sa ano, papuntang Malacanang? May possibility yan kapag hiningi ng taong bayan na sila po ay dumagsa sa lansangan, and when the people go out in the street to exercise their direct sovereign will, yung direktang kapangyarihan ng mamamayan, yan po ay dapat kinikilala ng ating pamahalaan. Hindi po yan pagre-rebelde. Ang tawag dyan ay direct action of sovereign will of the people. People power ba yan? Hindi natin yan pwedeng itakda na mangyayari o hindi mangyayari. Pero those are indicators of possibility na doon papunta yun. Kapag manatili ang elitista and sensitive at walang pakialam sa damdamin ng ordinaryong mamamayan na uri ng pamamahala na nararamdaman natin, at pinutol niya ang cycle of continuity ng good governance at nawawala yung decisive leadership at hindi nararamdaman yung gobyerno bilang sandigan ng mamamayan, yun ang pwedeng mag-trigger ng mas malawak na discontento ng mamamayan. Ano po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino tungkol po sa ipinaglalaban po natin? Magmatyag, maging mulat, maging bukas, at maniwala tayo na ang ginagawa nating pagmumulat na ito at pagkakaisang tinig at paninindigan ay ang layunin nito para maging matatag ang ating pamahalaan, umayos ang namumuno nito, maipigil ang mga abuso sa poder at kapangyarihan, at maging maunlad at mapayapa ang Republika ng Pilipinas para mawala yung mga bulok at gamit na politikong gumagamit ng kapangyarihan para abusuhin ito sa kanilang personal na kapakinabangan. The people must intervene. Ayan, maraming salamat po kayo. Maraming salamat kay Eric. Buhay po. Buhay po si kay Eric. Last na. Sir, ano pong masabi sa mga iba? Mayroon po kasi nga-interview na isang vlogger na pangalan ninyo yung Bansaga doon, na mayroon mga binayaran mga nag-umano sa pre-rally, pero na-interview po sila ng SMLI at sinasabi nila na unubusan lang daw sila at kumitin sila ng isang office. Ano po kumitin? Correct yun. In fairness to Mr. Bansaga, yeah, nakilala ko rin siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Siguro kabuhayan niya talaga itong style na siya. Pero when you are lying, kapag nagsisinungaling ka, there will always be a method or way to uncover the truth. Kaya itong nangyari, yung kanilang pagtatagdi-tagdi ng kasinungalingan, hindi tumukma. Kaya nakita natin na talagang binayaran sila para siraan ang demokratiko at makatarungang pagkilos ng mamamayan. Yan ang dapat i-recognize ni Mr. Ninyo Bansaga kung siya na lang. Sapagkat hindi forever, kaya mong lukuhin ang mamamayan. Ang taong bayan ay may pamamaraan upang malaman ang katotohanan, at kapag sila ay ibinintamo sa kasinungalingan, ikaw ay hatulan ng mamamayan. Ano nga sabi niyo po sa mga naniwala doon at sa mga black? Pero nakita natin na ang katotohanan, sino ang magsasakripisyo na lang ito? Tatlong araw na nagpupuyat at halos pati kami wala ng boses. Kung binayaran kaming lahat dito, di taog na ang nagbayad sa amin. Siguro may 100 million lang may ginastos dito. Maniniwala ba tayo? Yun ay mga
basic human experience na para sabihin natin na hindi sila nagsasabi ng totoo. Pagkos, kwentong kutsero ang ginagamit nila. Thank you. Salamat, kay Eric. Ayan po si kay Eric nagpatikim ng kayahat na kayo. Ayun, magkano nga. Sige lang. Papay natin to. Ayan. Baka nag-ano lang yun. Stop tyranny, oppression and suppression of our civil rights. Ayan po ang dala-dala na placards ng atin pong mga kababayan dito. Ano ho? At ang mga kasamahan ni Ka Eric. Ayan po mga kababayan, narinig po natin. Wala pong iba, mismo si Ka Eric ang atin pong na-interview dito. Buta tayo kay Ka Eric, sabi ni Los Vlog. Ayan mga kababayan, ano? So ayan o, kitang-kita ninyo, no? Kitang-kita ng lahat na kung ano po, paano po sinagot ni Ka Eric ang mga isyu at naihabol nga ng isang vlogger, ano ho mga kababayan, yung patungkol doon daw di umano sa sinasabing nagkaroon daw po ng mga bayaran or hakot ang mga pumupunta rito. So, nilinaw, in a brief explanation ni Ka Eric, mga kababayan, ay nalinaw po yan na naiintindihan daw po niya yan, ano. Pero alam nyo, pagka nagsisinungaling ka, ay lalabas at lalabas din po yan. Bagay, may punto doon si Ka Eric, mga kababayan, sapagkat tayo po talaga, ano, naniniwala tayo, pagka totoo ang sinasabi, kahit pagbalibalin tuming ka pa dyan, hindi ka talaga magkakamali, aasahan mo yan. Magsalita ka lang ng tama at totoo, kahit saan ka pa makarating, nalupalog. Ako ay yun po ang aking paniniwala, mga kababayan. Kayo ba? Yan din ba ang inyong paniniwala? Comment nyo nga dyan, mga kababayan, ang inyong paniniwala kung same-same ba tayo rito? Ayan o. Shoutout, Jay Guevara. Ayan, tol, Jay Guevara, sana nagdito ka. Oh, nakausap namin si... May nagpakulay kanina yata, hindi ko na napansin ah. Sige na sa nagpakulay, paki-comment na lang po yung nagpakulay para ma-recognize natin guys, no? Ano, tama yan. Ayan ha mga kababayan, ito si Ka Eric na mismo ang ating nakausap. Kasama ko si Baybista. Ayok na malinaw yung interview na nakuha natin. Kasi nawala pala, parang nag-tumirik ang ano natin itong cellphone doon. Paki-like na po at paki-share. Wala, takot lang noon. At saka kung pumunta man dito yon, kung sakaling nandito man yun, sa gilid-gilid lang yon. Hindi yon talaga magpapakita dito at makaka-disguise pa yon. Takot din yon mga kababayan, takot yon. Kilala ko yon taong yon. Hindi yon na obra. Hello po mga Miss Sniper, shout out. Dito yan to, sa Liwasan, Bonifacio. Tom one. Mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio. Sa mga gustong pumunta, may oras pa kayong pumunta dito, mga kababayan. Baka gusto niyo pong makiisa dito, no? Makiisa sa ginaganap or gaganapin na prayer rally. O sa right, ayan. Okay ba na ano nyo ba? Malinaw kasi nailagay ko kanina yung microphone. Kaso, di ko alam, bumigay ang cellphone. Yung cellphone ang bumigay. Kaya nga, chik-chik mo yun. Parang bumigay yung cellphone natin kanina guys, na nag-loading yata o tumirik, no? Parang hindi siya compatible yata dito sa ano. Kakaroon nitong telephone na yung phone na ilalagay dyan. Pero sana okay ang Ayan mga kababayan, ha? So, busy. Pwede na, tulog na kayo, matigas. Thank you so much sa nagpakulay. At TS TV ba yung nagpakulay? Hoy, TS TV, pagkakumin ko po kayo. Chris Gaddafi, ayan si Chris Gaddafi. Support sa bayan ng party list, sabi ni Loud and Clear. Ayun. Sino ang mga dadating dyan? Ayan, wala pa akong record, no? Pero for sure, ayan na nga si Kaya Rick kasi nga, kung mapapansin niyo mga kababayan, di ba?
Ito nga po ay ang title ito, Laban Kasama ng Bayan Prayer Rally. So, more or less, ayan na nga sila ka, Eric. Yung satong one, sa floor tone dapat. No? So, keep on ano lang po, watching dito, at huwag po kayong bibitaw, ha? Huwag kayong tutulad sa ating mga ex, no, na mabilis lang bumitaw nang hindi man lang nagpapaalam. Agoy. Tuloy, tuloy tayo mga kabayan. Ano lang yun, joke-joke lang yun, ha? Huwag niyong siseryosohin. Asa na ba? Naano mo na to? Naano mo na? Sikay. Ha? Bimar, hello po, sir. Mabuti po at nandyan kayo live. Yes. Ma'am Ram, hindi inyo nabutan. Pwede niyong i-replay ito mamaya. Itong live natin dahil tawag nito. Na-interview po natin si Ka Eric mismo. Dito lang mismo sa area na to. No? So ayun nga sa likuran natin yung stage. At ang mga tao, patuloy na po na nadadagdagan, dumadami na po ang mga tao nag-iipon-ipon dito. Kaya like and share na po guys sa mga nandiyan ngayon, no? Paki-like and share. Nako, mali na po ang nasa kit. Kit do kay. Sino yung mga nagko-comment? Tingnan muna natin. Attorney Sal, sigurado. Sino pa ba? Ayan. Like and share na guys para marami tayong makasama, no? Ito na nga, no? Unti-unti na tayo rito ang dumadami. Unti-unti na nga dumadami ang tao dito, kaya tuloy-tuloy lang po guys, ha? Ayan, pakita ko muna sa kabila. Ayan, no? Ito. Ito yung sa may fountain side, no? Ayan, shout out sa inyo lahat, ha? Diyan kami mamaya, nag-prepare lang kami for 1 week. Laban Kasama ng Bayan, Alexander Maduli. Paki-shout out po sa asawa po, nanonood sa inyo. Si Rafael Luce, ng Kainarizal. Rafael Luce, shout out po sa iyo, sir. Nanonood pala kayo rito ngayon. Thank you, sir. Thank you. Wala food. Curacao Nostero. Hello, sir. Nalubat yung isa. Nalubat ba? Lugras Paritang. Kailan ba yung rally ng Malacanang? Ay, sabi nga ni Ka Eric, no? Maari, possible po ito na makarating po ito dyan sa Malacanang kung patuloy po na babaliwalain, no? Ang mga kahilingan ng tao or mamamayan. Kaya, ayan, igaganong ko ng konti, mga kababayan, para makikita nyo yung paligid, ha? Dan like na po, Corazon Ostero. Terzo Villaver, ayan, shoutout sa inyo lahat, ha? Sa mga nandyan na po, no? Shoutout sa inyo lahat. Palpasyon, lipat ako sa iyo at kay Bisdak Emily. Sasabi ni Boss Bell. Rina Baher, 20 gamit ko sa Bisdak ng Pilipinas. Hoy, thank you, ha? Rina Baher. Kasama mo ba si... di ko alam. Si Bisdak ang kasama ko dito. Ay, hindi kami magsasama noon. Hindi kami magsasama noon. Kahit kailan, hindi na maaari magsasama lang sa event. Pero nung ka na magkano pa kami noon. It's either umiwas siya or ako umiwas. Hindi ako po pwedeng amano doon. Alam na natin yun. Iwas na lang. Pwede naman tayo magkasama sa event ng hindi tayo ano eh. Di ba? Pwede naman tayo magkasama sa ating paniniwala eh. Good PM, sir. Sabi ni Napoleon Sugilon. Pa-shoutout naman, sir. Watching from Maribilis, Bataan. Ingat po kayo dyan. J.M. Sinina. Simpleng Vlog. Shoutout sa inyo dyan sa Maribilis, Bataan. Good PM Pinas, I'm watching from America. Uy, sana all nasa America. Maricel Fortes. Maganda sir, BMR at kayo ni Bisdak. Magkasama, ingat kayo dyan. Oh, nagano na kami kanina. Magkasama na kami kanina ni Bisdak. BMR, ngayon ba yung Wednesday afternoon? Oo, ngayon ito, Nicanor Roselia, ngayon to. Live na live, oh. Dito ako. Ayan, makita ko sa iyo, ha. Ayan, dito tayo. Live na live.
Lagyan mo siguro ng daktig yan, Tay. Ito, Ben. Sige daw, kung ito. Isme, hello po, ma'am Isme. Tumusta po? Magandang hapon sa inyo dyan. Sid Nabilido, shoutout po, sir. Listening po while fishing. Finishing my painting. Oy, Sid Nabilido, finishing my painting. Wow, ha? Isa palang artist si sir, no? Shoutout sa'yo, sir. Ayan, igaganong ko naman dito sa kabilang banger. Ayan guys, oh, ayan. Parami na po ng parami ang tao dito. Batutay TV, always watching from Riyan. Ingat po kayo, ayan. Tulbi Mar, kapag magtabi kayo ni Bisdak, para kayo si Tabo at Timba. Batutay TV, shoutout. Reynaldo Manuel, watching from Lubao, Pampanga. Paki-like and share mga kababayan, mga kasulid, mga kasulid BMR at mga DDS, General Bantag, mga Estonians, no? May number one fan ni Dr. Lorraine. Talaga, number one fan ka ni Dr. Lorraine, Maricel Cortez. Cesar Lobby, sir. Shoutout sa iyo, sir. Watching from Milan, Italy. Buongiorno sa nasa Italy. Kanina pa ako nag-like, bro, noong pag-umpisa mo pa lang. Oy, thank you, Ma'am Corazon. Ostero. Ayan, Ma'am Sniper, shoutout sa'yo. Kumusta na po kayo? Check ng mic. Wala. Issue na, Ma'am Sniper. Wala rin. Yan, mga ganito, mga manda. Good. Okay na, sana kayo. Ayan guys. Detail, yan kayo. Sira kayo. Tongs na kayo. Tongmundo kayo, tongmundo. Ayan guys, ha. Oops, thank you si Bibzy. Maraming salamat Bibzy sa iyong pag-support, no? Pagbibigay ng pangkape, katubig. Dahil kailangan na kailangan namin yan dahil sobrang init dito, no? Kahit bagamat medyo wala ng araw at natatabunan na tayo rito ng punong kahoy, eh medyo mainit pa rin guys, ha? Ma'am Bibze, maraming salamat sa Diyos sa pag-support, pagbigay ng suporta sa ating channel. God bless po sa inyo at sa iyong pamilya, no? Diyos na pabahala sa inyo. Mutia, shoutout. Sahara Tarahi. Shoutout sa'yo. Shoutout watching from Riyadh. Alvar Espinida. Check mo yung apat muna. Yung unang apat. 7-8. Check mo muna. Panuklak na daw sa Amerika. O dyan. Okay yung 7 yan siya. Number 7. Ayan guys. 8. Okay na yan siya. 11. Check. 11 yan. Okay na yan. Test 3. 12. Okay na yan. Ang wala. 9, 10. 5, 6. Sige, wala. Pabira. Pwede i-check ninyo, double check ninyo kami mo match time. Sige, floor tong daw. Ayan guys, no? Paki-like and share pa rin. Arigato gozaimasu, BBZ, sabi ni Sniper. Doon sa pakulay, shoutout sa mga taga Bicol, sabi ni Elmer Kitibis. Maganda ang signal ngayon, sabi ni Net sa Yurong Lanon, OFW Hong Kong. Haba ng pangalan ni sir, mama. Ayan na guys, no? Oh, Mindanao, Visayas na po guys, no? Ang... Shoutout sir, BMR watching here in Dubai, Jerome Randy Rose. Hello po idol, ingat po kayo dyan, sabi ni Karen Sidalgo. Brad na lang Brad, huwag nyo na ako tawagin idol. Mike pa rin, Mike. Sige, check. Ayan, so sa mga hindi nakaabot ha, pwede nyo itong i-replay mamaya. Itong live natin, sa mga hindi nakaabot kay Ka-Eric sa interview natin. Wala pa rin. Ay, na-interview natin si Ka-Eric kanina. Sir Bimar, good afternoon. Eduardo Gacos.
Sarieta Jimenez. Ayan, shoutout sa iyo, Sarieta Jimenez. Si Nakamuti Moto at saka si Brother Jesus, ayan ang ating mga moderator. Pasensya na po sa kunting pangkape lang po, sir. BMR, sabi ni Bibzy. Uy, malaking bagay yon, ma'am Bibzy. Malaking tulong sabihin man ninyong maliit lang para sa inyo yan, pero para sa amin po na talagang kailangan na kailangan po yan ay gitara muna daw tayo. Malaking bagay po yan, no? Ayan guys, ito naman dito sa kabilang side, no? Electric, acoustic na. Ayan, padami na po ng padami ang ating mga tao dito. James, bilisan mo, James. Watching from sa mabuhay Sembuanga Sibugay Province, Mindanao. Sarieta. Ito oh. Pet. Ano number sa inyong floor to? Number 25, 56 overhead. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yan yung drums. Kick, snare, hi-hat, tom 1, floor to, overhead. Kuya, ako stick. Ano yung volume dyan? Sagad mo? Ano yung volume? Siklat mo yung ano? Ayan guys, wait lang guys ha. Walang ano man, Ma'am Sniper. Sir BMR, hanggang Pet, kailan gitara natin, Pet. Papabantayin niyo diyan, sir. Eduardo Gacos, ayon kay Ka-Eric, ayon sa sinabi niya kanina ay tinanong natin 'yan kung hanggang saan, may timeline ba? Ito daw po ay maaring tumagal ng isang linggo or 10 araw or hanggang pichakinse. Depende po ano. Sabi ni Ka-Eric. At napalop nga yan ni Baybistak kung ito ba ay maaaring makarating ng Malacanang. Sabi naman ni Ka-Eric, may mga indikasyon. Ano? Pero hindi naman dahil sa yan, lumalabag tayo. Ang ating pa rin pong saligan dito ay ang ating malayang pagpapahayag. Ano? From Clark, Pampanga, we support the rally. Lagi kong pinapanood mga kaganapan. Tanggalin nyo na ang ugat ng kasamaan. Sabi ni Napoleon Sugilon. Marhay na hapon, sir, sabi ni Elmer. Marhay nga hapon na sa Indunga Gabos, mga tugang diyan sa Bicol. Marhay nga hapon sa Indunga Gabos. Teka lang guys ha. Ayan. Hasmin. Hasmin, Richard Dale, shout out. Same here, KSA. Sabi ni Hasmin. Nasa KSA din pala si Hasmin, ano? Ayan, so nagsisit up pa lang guys, nagsisit up. At least pa paano, nakuha na kaagad natin si Ka-Eric ng Panayam, ano? Yun ang isa sa maganda dyan eh. Napoy na manuhana natin, kaya maganda talaga pag maaga ka. Brad, sinong nag-organize sa rally? Sabi ni Alchi. Isiminay pa rin to, dahil nga naka-ads ito doon sa Isiminay, no? At ang title nga nito ay Laban Kasama ng Bayan, Kapangyarihan at Kalayaan Ibalik sa Taong Bayan. Yun ang nakanandoon, no? Nandoon sa stage. Mamaya lalapitan natin ang stage, no? Cesar Lobitol, shoutout sa'yo. Opinion Page TV, shoutout. Diretso insa na Brad, tuloy-tuloy, sabi ni Clarence. Maari yan, sabi nga ni ano ni Ka-Eric, no, depende yan sa taong bayan kung hanggang saan ang magiging takbo nito, ano ho. Pero for sure, mga bayan ay sa taong bayan yan, no. Taong bayan lahat ang magiging basis ng pagkilos dito, ano ho. Richard Dale, ayun, tuloy-tuloy na sa magising. Bert Emil. Oy, Bert Emil, kumusta ka na? Ako sa katribo kong atat. Oy, Bert Emil, yung kahapon na interview ko. Ewan ko, baka nandito pa yung, baka mamaya dumating yung mga katribo na ano, Ata Manubo. Kahapon, alam ko, may ang na-interview ko doon, may mga Ata Manubo doon eh. Ha? Black Mamba, shoutout sa iyo, kapatid. Opinion PH. Okay pa, salamat, tama. Watching from Dasmariñas, Cavite. Estelita Luigo. Ayan. CC Sniper, Black Mamba.
Good PM, Sir Robert Labra. Baka dumalo si ninyo. Ay, wala yon, takot yun. May kaso na kakasuhan na siya. More power po, Sir BMR. Magingat po, Eduardo Gapos. Thank you po. Bro BMR, huwag kayo uminom ng malamig para hindi masira ang lalamunan ninyo. Oo nga eh. Yun nga sana eh, kaso mo. Sarap uminom ng malamig eh. Shoutout sa Amiga Tribo kong Kamayo. Ano, Kamayo o ano? Ata Manubo. Tapon, napanood mo na ba yung upload ko kagabi? May upload ako kagabi eh. Na-interview ko yung mga katutubo nating kababayan doon sa ano? Doon sa rally kahapon. Ma'am Corazon Ostedo, ayan. Lili Tulal Tulyado, shoutout. Para kay Pastor Tibuloy Banapara. Ito naman ay kapangyarihan at kalayaan balik sa taong bayan. Yun ang nakaano doon. Watching here at France tuloy lang. Sit La Ville Live. Di ka shoutout. Ayan ha. Shoutout sa inyo lahat. Kortong tayo. Kortong lang tayo. Kortong. Maka niyong kortong ha. Nabang ko lang natin kayo. Red. Bro, sana makarating din sana yung mga personalidad gagaya na Atty. Trixie Angeles at Maalarma. Caitlin, 1 week po pala yan, rally. Opo, Caitlin. Alam nyo po, ano ho, ay tungkol sa ibang mga personality, ay tingnan natin kasi nga po, mga kababayan, ito po ay ano, ito po ay talagang kalamitan po dito ay kusang support po. Kusang support po talaga ito rito, guys, no? GCC official, shout out, sabi ni ano. Lipat tayo dun sa kabila, guys, ha? Punta na kami dun sa may bandang taas. Tarungan tayo kayo. Kaya yung tungo na? Game. Next. Rontong. Kaya yung rontong. Kaya yung rontong. Overhead na tayo. Overhead. Lang overhead. Ayan, guys. Papasyal-pasyal ko na kayo. Ay, okay. Dito sa iba't ibang banda, no? Nitong mga upuan para makita nyo rin ang mga view, ayan. Dito si dito tayo sa magandang taas. Right. Para kita na natin yung ano. Okay. Ayun oh. Nakikita nyo na sa stage. Ito kayo, drums lang kayo. Walang may overhead kayo. Sino kayo? Nakikita nyo na sa stage, Boss Bimar. Huwag kayong bibitaw dyan. Business Lana. Yes, oo. Kyle, drums. Katulad sa Ed sa sumama kami. Joda Descubere. Elajin Escobedo. Shout out, ha? Oo, madami na. Black Mamba. Ayan o, oh. Ayan ako na kayo rito sa area na to o. Oh. Kanina pagdating namin dito, wala pang tao dito. Ngayon, ayan na. Ayan, may mga placards sila. Ayan guys, yung ano nila. Instill accountability and responsibility for all government funds past, present, and future. Ayan guys, so nakikita nyo yung mga placards na bit-bit ng ating mga kasama yun, no? Justice for Dato Pamulingan. Justice for Dato, we support Dato Pamulingan. Instill accountability and responsibility, same lang. Justice for Dato Pamulingan. Ayan, si Dato Pamulingan, si Pastor Apolo Kitulo, di ba? Ang
Nakasulat dyan ng dato pamulingan, yan po si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon na rin po yan sa na-interview natin kahapon na manubo, no? Or mga katribo. Christy Sanchez, shoutout sa iyo, kapatid. Tony, kuya, sa rally ng Bulacan, pupunta rin po ba kayo? Luobin. Tony. Luobin. Tribo Manubo, naglantaw as into gallery, Calgary, Alberta. Rowa Danilo, Mirlinda Baliwa, Gilupo, moderator. Ram. Yes, oh, walang bitawan dito. At guys, no? Bro, Bert email. Mamaya, abang ka lang mamaya kasi pag dumating dito yung mga kababayan natin katutubo, ay susubukan na ulit natin mag-interview. Pero kahapon, kagabi pala, may upload na ako at saka na-interview ko na sila. Ilang dato rin ang nakausap ko, no, na-interview natin sa mga nakapanood, no? Sa mga nakapanood na kahapon, guys. Ano yan? Electric? Base. O, number 18 siya. Saan yung base? Check. Dapat wala mag laser. Yung electric to. Ayan. Ano yung support? Mayang Bay. Kuya BMR, doon naman ako kay Baybis Dak. Sige. Mayang Bay ito. Sige, ngayon lang ito. Ngayon to, Mayang Bay, ngayon. Ayan guys, ha. Ayan, o. Nakita mo. So ngayon ito, ayan, o. Ayan, o. Makita ko sa inyo. Ayan. Ayan, o. So iba na naman itong ano. Iba, ito na sa harapan mismo, o. Ayan, sa stage mismo ito, ha. Wala pa masyadong tao dito. Ayan. Paliwanag pa dyan sa atin dito sa Japan. Madilim na Sir BMR. Oo, maliwanag pa sa Japan. Ay, madilim na sa Japan. Ayan guys, oh, ang nakano dyan. Sa stage. Electric to, sunod sa base, di ba? Electric 1, 18, 19, 18. Sige, open yan. Sige, electric down. Electric. Wala, wala yung gagawas ako ah. Wala yung gagawas mo ah. Check, check. Hello mga kapatid. Saan yung mga taga-SM na itas ang kamay? Hindi tayo? Dito? Asa si Bonbon? Bonbon! Okay. Hindi tayo, taga-Samurai! Please, stop. Ayan, guys. Okay, like and share. Mirlinda Baliwag. Maraming salamat, ma'am, sa pakulay. San Bandejo yan? Dito sa ano? Suwara! Dito mismo sa... Sa Uyuan, dito. Liwasang Bonifacio. Salamat, Barbie Mar. Dito ko sa naman tayo. Sino? Wala. Yes, Bert Emil, kahapon na interview natin. Mamaya, pag nakita uli natin, baka makapag-interview uli tayo, ha? Okay, pa'y kasisin ka. Tiga lang. Ay, naku. Tiga lang. Electric man. Ayan. Takaya ka na, chiklet. Chiklet. Sige ka. Ayan guys, ha. Kaya. Ganang araw sa inyong lahat, Sir BMR. Ingat kayo dyan. Ha? Ano na? Forward. May thumbnails ka na. Sige, thumbnail mo. Basta ganun ang format dito sa taas. Ganun ginagawa ko.
Ayan guys, at bago pa na yan, baliwalin ko. Hindi ka sa side. Kabilang side, kabilang side. Ayan sa mga bagong dating, no? Amor Grandes Vlog, ayan, Loren. Preste Sanchez, thank you. Yes, no? Sige, okay na. Keyboard sa ta. Keyboard. Thank you, Sis Merlinda sa Pakulay, sabi ni Chris Sanchez. Go, go, go. Guyod na ninyo mga chamba ipiling sa buhaya, sabi ni Rulito. Dima, bro, mayong gabi. Answar, mayong gabi rin. Magastos kasi ito, sabi ni Mayang Bay. Mga moderator, huwag kayong mag-hide sa mga comment, pero against dito sa rally, saka natin i-hide. Yan, sabi ni Merlinda. Yes, oo. Pag may argumento naman silang matino, okay lang. Pag may argumentong matino, okay lang guys ha. Pero pag lutang mga argumento, yan, pakisakal na lang kaagad. Pag wala naman sa hulog mga argumento, yung pang mental yung mga comment ha. Hi po, magandang gabi po sa lahat, sabi ni Loren. Please like and subscribe, sabi ni Manny Amor Grandes. Ayan, kami salamat Amor Grandes ha, at saka Loren Sande Ripuse. Kumusta ka na, Sande Ripuse? Ikaw ba si Sande Ripuse na kaibigan natin noon? Miss you, sir. Bro, ha? Sidney Balledo. Sininyo walang live today. Baka kinukulatan na siya ni General Dami ng ebidensya. Ganun ba, Sidney? Alche, ngayon pa lang magtago na si Dayon Yor. Efren Imbante, magandang hapon, tol. Ayan na, umpisa na. Tarong ka ba? Kaya natin kamera. Ilalive ko itong isa, guys. Para lumipat ng iba. Lumipat na kayo dito sa magbabaga ko ng live. Para ano? Para i-charge ko itong isang cellphone ko, no? Keyboard or right? Para i-charge natin itong isang cellphone na to, ha? 4650 na keyboard. Ayan guys, no? Amor Grandes, ha? Sige lang, sabay sa daw, electric. Ayan guys, nilive ko na rin itong kita para lahat kayo, lumipat na kayo sa bago natin ginawang live. Ayan. Ayan guys ha. Dito sa mayroon ng bagong live. 2 minutes pa lang. Ay 1 minute pa lang. Ayan. Dito sa ano, kalalive pa lang. Mayroon akong bagong binuksan na live, no? Ayan guys. 14 of 15. 4 of 5. Ito oh. 14, 15. I-check record. Kaya nyo mong gisaksak sa... Ayos guys 14, ha. Ipisa tayo sa gitna para kita natin lahat, no? Ayan. Lukisa. Ayan, o, sige. Sige daw, keyboard or right? Caitlin, first horror. First horror daw, si Christine. Sige daw, nakapapalis daw. Ay, si Caitlin pala, si Caitlin. Ha? Wala si Buspad dito, Caitlin, ha? Hindi ko nakita, ha? Pero baka dumating yon, hindi natin alam, ha? Wala rin ito si Busman. Ayan guys, no? Sino? Tuntun sa daw mo. Lokesa, ayan. Mike, nanatong mula po sa... Kuya, lumipat na ako. Okay, salamat. Ayan. Lipat na kayo dito. Dito na kayo bundang. Guys, 397 viewers. Lipat na kayo dito sa bago nating ginawa. Para ano... Meron na akong bagong ginawa, ano? Ayan, eh gaganon ko guys ang yung isang live ko nakaharap ng stage, no? Yung isang live ko nakaharap dito sa gilid. Lipat na kayo rito sa nakaharap sa stage, guys. Kabila ka dyan, kabila ka dyan, ayaw mo pagsapok, wait. Wala pala, wala na lang. Wala na lang
Ano natin si ma'am? Makisabay tayo rito sa seminary. Hindi po. Hindi. Sabi mo rin, palit kaya mata din. Wait, monitor nga lang. Sige, pong. Sige. Zero, keyboard na tanong mo ito. Zero. Dito sa kabila, wait lang. Okay na na. Patungan ang guwapa. Bakit? Kasi si BBM, hindi niya napagpatuloy ang magandang administrasyon ni Duterte, lalong-lalo na sa war on drugs. At isa pa, bakit gusto ko na mag-resign siya? Sa panahon na kailangan siya ng mga Pilipino nung nagkaroon ng bagyo sa Mindanao, nasaan si BBM? Diba? Nasa Coldplay concert. Kaya ito'y sinusulong ko talaga na mag-resign talaga si BBM. Saka bakit? Bakit naman sa maliban doon? Lalo na yung pinangako niya sa Pilipino na 20 pesos na kilo ng bigas. Hanggang ngayon wala. Kawawa ang mga mahihirap, kawawa ang mga Pilipino na nagugutom, lalo na yung mga nasa laylayan. Kaya wala nang dahilan para magtagal pa si BBM bilang presidente. Okay. Ma'am, your name na lang po. Name niyo po, full name. By the way, my name is Angela Manzanero. Okay, para kasama ko. Okay, ang guys ng parts at yung lahat ng in charge sa parts, ilagay na sa gili. Sa dapat by cluster, marami din nagsasabi na kailangan. Okay, okay lang ang lahat ng parts at saka yung mga bangko. Marami nagsasabi na gusto yung parisay sa PPX. Pagsusupil sa malayang pamamahayag. Ang nangyayari ngayon, silent martial law eh. Kasi kung hindi in favor sa kanila, di ba? Parang tanimikin talaga nila, lalo-lalo na ang SMNI. Kitang-kita ng lahat yan. At ang pananatiling tahimik ng Pangulo, despite sa nangyayari ngayon. So far ba nga, may nakita ka din programa, na may narinig ka bang programa para sa mga kabataan under his term? Wala. Yan ang pinagkaiba niya kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, talagang makikita mo yung love sa kabataan, di ba? Na gusto ni Pangulong Duterte na maayos yung future ng kabataan. In fact, diba? Yung blunt talk ang ginawa pa rin ng Pangulong Duterte kahit na ma-revis talaga yung image ng Pangulo. Despite sa mga panitira sa kanya. Yes, ang Pangulong Marcos ngayon, Mr. Marcos, nagkaroon tayo ng bangag na presidente. Walang maayos na drug test, walang transparency talaga. So, ibig sabihin parang nabubutol ka? Tama na sa mambubutol, sa mga kuwalang hiyaan, last na to, never again. Mas matahol pa siya sa Marcos Senior. Ang akala natin, pagbabago, nabutol pala tayo ng isang Marcos. Meron sa'yo, Ben. Mag-resign ka na, Pangulong Marcos. Hindi ka karapat dapat maging Pangulo. Ano name niyo po? Miss Bell. Okay, thank you, ma'am. Ayun, thank you, ma'am. Thank you. Ayun guys, napanood po natin. Napanood po natin na live na live dito ano yung mga youth po sila sir na. Wala. Ayun mga youth members, mga kababayan.
na na-interview po rito ng Isiminay at nakisabay po tayo. Ano ho? Narinig nyo po na talagang ang mga youth po wala pong programa sa kanila. No? At ayan nga po ang nangyayari. Talagang sinisigaw na nila ngayon, BBM resign. Dahil wala naman po nakikita, di ba? Wala naman pong nararamdaman ng okay programa. Guys, lipat na po yung 452 viewers. Lipat na kayo sa kabila. I-off ko na to. Check ulit tayo. Pwede mo rin ano yun? Check. Walang minuto. Ano sir dun yan? Dagdagan mo na namin. Mag-remake po. Okay na lang. Oh, okay na. Check to. Wala, lagi. Lipat na kayo guys. Punta na kayo dito sa 129 viewers. Dito sa 8 minutes pa lang. I-off ko na itong isa para lipat na tayo sa isa. Tutok lang kayo guys ha, dahil maya mayroon po tayong naririnig na iba't ibang mga nai-interview, no? At nakakasabay tayo rito mismo sa Isiminay, no? Nakakasabay tayo mismo rito sa Isiminay, mga kababayan, no? Kaya mahalaga po lahat po itong 438. Lipat na po kayo rito sa 132 pa lang ang viewers. Okay, guys, i-off ko na po itong 438 na viewers. Dito na po kayo sa may 138 ang viewers ngayon. Ayan, Ate Charilo, ayan, nandito na. Nading Kali Vlog, gracias pamitang, no? Lipat na kayo, guys. Ginagawa ko po ito para wala pong patid na makikita po ninyo rito ang kaganapan ng live na live dito po manggagaling sa Liwasang Bonifacio. Sa mga nagtatanong, live ba ito? Yes, live po ito. At saan pong lugar? Liwasang Bonifacio po ito. At ano po ang tema ng rally na to? Ayan po, nakikita nyo sa inyong harapan. Laban kasama ang bayan. Prayer rally po itong mga kababayan. Ano ho? Ayan, so maliwanag yan. Lipat na po lahat. I-off ko na po itong isa ha. Pansamantala, i-off ko ito. Ito itong Ma'am Dika, lipat na po kayo sa pula. Anong name po ng lilipatan? Ito, BMR lang din po. Sa lahat po ng mga nagtatanong anong lilipatan, ito lang din po. BMR lang din po. Pag nawala po ito, i-scroll niya lang po. May nakalive pa po isa. Dito rin po sa BMR ha. Para hindi po kayo maligaw. Ma'am Bibsy, ito rin po, BMR lang din po. Sa kabila lang po ng anong oras umpisa sir. Ito na, actually naka-schedule ito sa alas 4 formation at nag-iipon-ipon. Ito na nga ngayon, malapit na ito mag-start ang programa dito ha. Guys, okay, yan 394 viewers. Lipat na po kayo lahat sa isang live. BMR lang din ha, huwag na kayong lumipat sa ibang channel. Dito lang sa channel natin. Okay, lahat po kayo rito, mga moderator, paki-assist na lang po ang ating mga kababayan na hindi po nila alam kung saan po. Lilipatan niyo po ay BMR channel din po sa isang live lang. Okay guys, ha? Ayan, 369, lipat na po kayo. Cleodolfo Barrios. Okay, ayan, dito na, sabi ni Birhin niya. Okay, yan, Nadine Gale, yan, nandiyan na sila. Uy, pwede na, magkano pa na? Oh. Pwede ka rin mag-video, mag-video, pero mag-live ka na, pwede na. Ayan guys, ha? Okay na, i-off ko na to, ha? Okay. Oh. Ay, baliktad.